Years ago, we had dry womb, no? So this time, walang suko, no? Hindi tayo susuko hanggat sa merong mga audience na mahikayat para manood ng pelikula namin. Ito, personal pick nyo po si Juday for the lead role. Of course, before, may iba akong mga kinoconsider, pero syempre, importante dito, hindi lang yung choice ko, kundi yung availability, yung willingness ng artista, at saka yung pagkagusto niyang mag-involve dun sa project. Kasi like what I've always been saying, no, hindi lang sila basta gusto kong artista ka dito, ganun lang, tapos na ang trabaho, pera-pera lang, no? Sa akin is, when you accept the project, parang you involve your, hindi lang yung sarili mo, pati yung mga prinsipyo mo, mga pilosofiya mo sa buhay, siyempre kahit papaano, involve mo rin yung puso mo dun sa project. Direk, this is not your first movie na tungkol sa Mindanao. Mm-hmm. What makes this Mindanao unique at kakaiba compared sa mga past movies na ginawa sa Mindanao? Well, other than of course the animation, which I'm extremely proud, no? Kaya nga tayo nakakuha ng best in artistic achievement sa Cairo because of the animation, kasi bago siya, first time ko siyang ginawa. At saka hindi lang sa nilagay namin yung animation for the sake of may animation, no? May animation yung pelikula, kundi it's part of the storytelling at kahit papaano na-inject namin yung kultura, yung legend and folklore about Mindanao na kinukwento through animation. So I think that's something new, no? That's something new to the audience, lalo-lalo na sa mga batang manonood natin. But at the same time, yung conflict sa Mindanao, okay, hindi lang namin siya pinresent for the sake of presenting the conflict or the war. Meron siya talagang connection sa pelikula, yung irony na tinatawag. Kasi yung bata may cancer, namamatay siya at hindi mo siya kayang isave. Okay, and yet, nagsisave siya because he's a medic, nagsisave siya ng mga soldiers sa war. So, nakikita natin dito yung irony, no, ng dalawang situation. So that, I think, no, isa yun sa mga kakaiba, no, sa mga ginawa ko. Plus, of course, Judy Ann is a very big factor kasi alam naman natin ang following ni Judy Ann, lalo-lalo na ngayon, no? Lalo-lalo na ngayon, napaka inaabangan talaga siya ng mga tao because of her show, because of her vlog and yung kanyang cooking show. So, maraming matutuwa sa kanya kasi kakaibang Judy Ann ang makikita dito, no? Isa siyang Magindanawan. Direk, ano yung pag-adjust or major adjustment ba ni Judy Ann dahil sanay siya sa commercial or sa malalaking production na pelikula? Alam mo, si Judy Ann hindi siya kailangan ni Direk. Kailangan lang talaga siya i-guide kasi sobrang galing niya. Pinanganak na siya dito sa showbiz. Dito na siya lumaki sa showbiz. So, alam niya, alam din niya sa puso niya kung fini-fake niya yung kanyang emosyon o hindi. So, I think, siya mismo alam niya, no? So with Judy Ann, pakiramdaman lang kasi alam niya kapag hindi ko happy kasi hindi ko nararamdaman. At mas alam niya 'yon kasi siya yung maarte. So siya mismo sasabihin niya na ulitin pa o kaya isa pa, parang ganoon. Okay. Dahil po nanalo siya ng acting award sa Cairo. Marami pong nagsasabi na sure win na siya dito sa MMFF. Oh. Ano pang masasabi niyo? Huwag naman natin pangunahan ng MMFF. Siyempre, meron silang sariling parang set of jury. Iba rin yung kanilang panlasa. At hindi pa naman natin napapanood yung ibang mga pelikula. So parang iwan muna natin sila doon. Pabayaan muna natin silang gawin ang trabaho nila. The mere fact na kapag dala na siya dito ng karangalan, karangalan natin yung bilang mga Pilipino. Ngayon yung dito, kung madagdagan man, masaya tayo. Kung hindi naman, masaya na tayo kasi naging party tayo ng MMFF. Kasi alam naman natin, hindi naman madaling makapasok din sa sa festival na to. Meron akong ginagawa ngayon yung rest back. Okay, tungkol siya sa mga kabataan, no? Ano yung mga salot sa lipunan na sinasabi nila. Okay, pero dito gusto rin natin talakayan, gusto rin natin alamin bakit sila nagiging salot sa lipunan yung mga ganitong klaseng kabataan. Direk, gaano kayo kahanda na makipagbakbakan? Kila Vines, kila Coco, kila Vic? Unang-una, sabi ko nga, I am not here to compete. I am here to be an alternative. Kasi kapag tinanong mo sa akin yan, hindi ko kaya. Okay? Kung tinanong mo sa akin yan, makipagbakan, hindi ko kaya.
right away sasabihin ko sa iyo, talo ako in terms of box office kasi alam naman natin na meron na silang merkado na taon-taon inaabangan sila. So talagang alam naman natin sila ang manguna, no question about it. Sa amin naman, alternative kami na kapag sabi ko nga kapag napadod nyo na yung mga first two or first three na films na favorite nyo at na-entertain na kayo, nag-enjoy na kayo, kung may natitira ba kayong pera, okay, sa Pasko, hindi panoorin naman yung sa amin. At least, buo ang Pasko natin, hindi lang tayo nag-enjoy, kundi na-educate din tayo, nagkaroon din ng konting tayo ng kaalaman, no, sa tayo bilang mga Pilipino, dagdagan ng ating kaalaman. And I think that's important, yung maging buo ang ating pagka-Pilipino, no, kahit sa mga pelikula man lang makita natin. Okay, thank you. Thank you.